Sa gitna ng patuloy na paglobo ng average daily cases at positivity rate sa COVID-19, iginiit ng Interagency Task Force na hindi pa kailangang ibalik ang mandatory mask mandate at iba pang mas mahigpit na health restrictions. Tempo naman sa pagdami ulit ng tinatamaan ng virus ay ang nakuwang commitment ng gobyerno sa halos 400,000 doses ng bivalent vaccines. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Matapos ang ilang beses na urong sulong na usapin sa pagpasok ng bivalent COVID-19 vaccine sa bansa, kinumpirma ng Health Department kanina na may bansang magdodonate ng 390,000 shots ng bivalent vaccine sa Pilipinas. Hindi pinangalanan ng DOH ang donor country, pero inaasahang darating ang mga bakuna sa katapusan ng buwan. Nakakuha raw kasi ang DOH na Emergency Use Authorization at iba pang requirements mula sa Food and Drug Administration kaugnay nito. Nagkaroon naman ng diskusyon at we discussed with the government of this country at sila ay pumayag naman at nahikayat yung manufacturer na pumayag na that we are not going to have this immunity ng parang general kasi yung statement na parang we're giving up on our sovereign rights. So pumayag sila na bago yung clause and therefore nakapag-proceed tayo. Magugunit ang naipit ang mga bagong transaksyon sa pagpasok ng mga dagdag na bakuna kontra COVID-19 nang hindi i-extend ni Pangulong Bongbong Marcos ang COVID-19 State of Emergency na nagtapos noong 2022. Ang bivalent vaccines ang bakunang panlaban sa Omicron variant at original strain ng COVID-19. Napapanahon yan, lalo't kung titingnan ang mga dato sa COVID-19 bulletin ng Health Department, kapansin-pansin ang muling pagtaas ng mga kaso na nagsimula noong huling linggo ng Pebrero. Wala pang 1,000 ang COVID cases noon, hanggang sa umabot ito ng higit 4,000 nitong Abril. Ang COVID-19 positivity rate naman sa Metro Manila umakyat sa 17.2% noong nakaraang linggo, kumpara sa 10.2% noong sinundang linggo. Una nang sinabi ng Okta Research na posibleng ang Omicron subvariant XBB.1.16 o Arcturus subvariant ang dahilan na pagsipan ng mga kaso. Pero sabi ng DOH, di lang ito ang dahilan ng hawaan. Nandyan yung behavior ng tao, nandyan yung mobility natin. Nagbukas na tayo ng mga sektor, nagkaroon ng Holy Week, nagkaroon ngayon ng mga summer outings which leads to continuous interaction na mas madaling makakapag-transmit ng sakit. Asymptomatic at mild lang din daw ang karamihan sa mga nagkaka-COVID ngayon. Kaunti lang din ang mga na-ospital at namamatay. Sa ngayon, nasa higit 600 ang average daily COVID-19 cases sa Pilipinas. Posibleng magtuloy-tuloy daw ang pagdami ng mga kaso hanggang Hunyo. Dahil dito, may ilang paaralang bumalik na muna sa online class. Wala munang face-to-face classes sa Adamson University hanggang May 6 para bigyang daan ng disinfection sa kanilang mga classroom at laboratory. Sa kabila nito, narindigan naman ng DOH na di kailangang muling i-require ang pagsuot ng face mask. Ito rin daw ang inirekomenda ng Interagency Task Force o IATF kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman kailangan ibalik ang mandato. Kailangan lang talaga ma-shift na natin ang mindset ng ating mga kababayan. Tataas, bababa ang mga kaso dito sa ating bansa. Ang kailangan lamang po natin talaga lahat ay matuto tayo, bawat sarili natin, alam natin kung paano natin proproteksyonan ang sarili. Nitong linggo, habang papunta ng Washington sa Amerika, sinabi ni Pangulong Marcos na posibleng ibalik ang mandatory face mask kung irerekomenda ng mga eksperto. Plano rin niyang palakasin ang bakunahan kontra COVID-19. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.